Hello guys, so ito yung ating new system. So ito yung version 2.0 natin. So ganito na yung ating dashboard. So dito, so meron na tayo ditong select customer. So dito sa area, meron customer data. So makikita nyo dito yung active, non-active. Okay, so mamaya i-explain natin yan. So dito naman sa, ano na to, dito naman po yung mga income natin. Okay, yung mga pumapasok. Okay, dito naman sa expenses naman, so dito naman po siya magpapakita. Then yung mga waiting na payment. Okay? So dito, meron tayong pang dark mode at meron din pa yung pang day and night, okay? So pwede rin siyang baguhin. So dito, ito yung mga upcoming client. Dito naman yung mga pending payment. So si client pwede na mag-send ng resibo papunta yan sa inyo. So si client meron na rin siyang client portal. Okay? So bago tayo mag-start, so ito yung system natin. Ito po ay online based. So hindi po siya offline. So accessible lang po siya kahit saan browser. Then basta meron po kayong internet. So, pwede nyo siya ma-access sa desktop or cellphone. Pwede po yan. Okay, then sa profile. So, dito pwede kayo maglagay ng photo nyo. So, kayo po bahala. Pwede. Okay. For now, so, bago kayo mag-start sa ating system. So, mga bagong kumuha sa akin. So, itong unang-una nyo gagawin. So, fill upan nyo muna yung lahat ng details dito. Okay. So, una kayo dito sa company. So, ilagay nyo lang yan. Sulat ng details ninyo, then upload kayo ng picture, then save. Okay, then dito sa about, so about sa company ninyo, so pwede nyo siya dyan ilagay, so para makita dyan ni client dun sa kanyang client portal. Okay, then yung bank ilagay nyo din, so add lang kayo ng add, so kahit ilang pwede po yan, so mag-a-appear naman ito sa inyong resibo. Okay, so pag napilapan nyo na yan, then if kung ano ang terms and condition ninyo, so ilagay nyo. So ito naman, magpapakita naman ito dun sa registration form nung client natin. Okay, so pilapan nyo lang yan. Then kung meron pa kayong privacy and policy, so gawan nyo na. Okay, then next, so pag nagawa nyo na yan, so punta kayo dito sa integration. So punta kayo ng email. So dito, meron ako nilalagay ditong pang server email. So, wag nyo na itong galawin. Yan, yan. So, ang pwede nyo na yung galawin yan dito, yung sa sender name. So, ito yung magsasend doon sa email ni client. So, ito lang yung pwede nyo galawin. So, dito, pwede nyo itong galawin. For example, pag nag-sign up si client, makaka-receive siya ng email. So, yes mo siya. Kung ayaw nyo naman, so no. So, dito naman, so, pag nag-forgot password si client, makaka-receive din siya ng email. So, kahit di na kontakin si admin, si client pwede rin siya mag forgot. So, dalawa niya, pwede naman yung admin yung mag change password. Okay? Dito naman, so, automatic send din siya ng bill. Pag gumawa kayo ng bill, so, makaka-receive din si client ng resibo. Okay? So, dito, same din. Basta bayad na si client, pinaid nyo na siya dito sa system. So, makaka-receive din siya ng email. Okay? Then, dito, sa, kung mapapansin nyo, yung template email natin. So, dito, pwede kayo gumawa ng format ng email. So, ito, meron, pag nag-avail kayo, meron ako nakaabang na format. So, pwede nyo na lang siya baguhin kung gusto nyo. So, pag nakaka-receive si email ng bill, so, ganito na siya. Then, pag click to ni client, so magla-login siya dun sa portal. Okay? So, yan yung sa bill. So, dito naman, so payment, so pwede nyo naman siya baguhin. So, ito naman, once na paid na si client, so ito yung naman yung marireceive niyang email niya. So, ganun lang. So, pag na-edit nyo na siya, save nyo lang. Okay? So, next, punta naman kayo sa SMS gateway. So, dito, gawa po kayo ng account sa Simofor. So, meron ako dito yung video. So, enable mo lang yan. Ayan. So, naka-enable yan. So, para pag naggawa kayo ng bill, magsisend po yan ng
SMS text. So dalawa po 'yan. So makaka-receive si client ng bill via email, then makaka-receive din si client via text. So mamaya ipapakita natin 'yan. Okay, then save. Okay, so pag-edit naman ng text dito, kung mapapansin niyo 'to, yung SMS text. Ayan, click niyo 'yan. So pag nag-send ka ng bill, ito yung ma-receive niyang text. So hello. So may mga format 'yan. So ito 'yan. So for example, customer name, kinukopya niyo lang 'yan, then copy paste, so ganyan siya. Okay? So sundan niyo lang 'yan. So same din dito sa payment accepted. So pagbayad na, mag-send din ng text. Okay? So ganyan lang siya, guys. Yan, so balik na natin. Okay? So ayan, pwede kong buran 'yan. Okay, then save. Okay? So next, pag nagawa niyo na 'yan, then punta naman kayo sa Telegram bot. So napakalaking tulong ng Telegram bot kasi yan po yung magbibigay notification sa inyo. For example, si client nag-registered, papapap yan dyan sa bot Telegram ninyo. So bawa nag-send ng payment, so mag-notification yan sa Telegram. Then so all, so lahat ng mga transaction, so sa Telegram dadan yung notification. So kung paano gawin yan, so may video din yan. So, gayahin nyo na lang. Okay, so ilagay nyo lang yung mga details. So, if nagawa nyo na yan, kung dito sa payment gateway, soon magkakaroon na tayo ng payment gateway. So, si client pwede na magbayad dun sa system natin. So, for now, i-describe muna natin yung payment gateway. So, yan muna yung gagawin. Okay? So, after nyan, so pag na-fill up nyo na, so user, so dito pwedeng gumawa kayo ng mga account per bawa sa technician, pwede kayong gumawa ng account. So, add lang kayo dyan. Ayan. So, gawan nyo lang siya ng account. Okay. So, meron din tayong operator. Ayan. Kung may mga operators or mga financer, so, pwede nyo siya gawan ng account. Pwede rin po. Okay. So, dito, mga customer. Ayan. Ito, i-delete muna natin to. So, ito yung mga ginawa ko na. Okay, so pag nag-bill kayo, wala na to. So kayo po maglalagay. So delete ko muna siya para yan. So dito pwede kayo maglagay yung feature ng client. So pwede din. Ayan. So delete ko muna siya. Okay, so after nyan, ayan, so technician, then operator, pwede kayo gumawa. Then pwede pa kayo mag-add ng admin. So, pwedeng-pwede po. Okay? So, pag nagawa nyo na yan sa user, punta naman po kayo sa finance. Okay? So, income. So, dito mapapansin nyo mayroong kategory. Eh. Ayan. Add. So, pwede kayo mag-add kung anong mga income na pumapasok sa inyo. Tulad nito, nag-add ako ng installation fee, doing services for laptop, or kung ano pa yung mga source of income ninyo na pinagkakitaan. So, pwede nyo siyang i-add. Okay. So, punta naman tayo ng finance. So, sa expenditure, halos same din. Sa expenses, add din kayo. So, dito, add din kayo ng mga expenses. Ayan. So, meron akong ginawa. Ayan. Sa mga electric bill, foods, internet bill, salary, sa water bill. So, if ano, pwede kayo mag-add kung ano pa yung magiging expenses ninyo. Okay? So, yan. So, pag nagawa nyo na yan, so, move kayo dito sa coverage. Yung coverage, dito nyo ilalagay yung mga NAP box ninyo. Okay? Okay? So, yung NAP, so, ganito siya. Okay? Punta tayo dito sa image. So, ito yung mga number ng box. Ayan, tulad nyan. Ayan. Ayan. Tulad po nyan. So, pwede kayo maglagay. Okay? For now, mag-add tayo. Na 1001. Then, kung saan naka-address yung NAP box, ilagay nyo na lang dyan. So, ngayon, tsambahin ko lang muna siya. Then, sa information, so, nilalagay ko dito kung ilang yung ports nung NAP box na yon. So, para meron lang kayong idea kung ilang pwedeng itusok dun sa NAP. For example natin, 16 port. Okay? So, and so all, kung ano yung information na ilalagay nyo, pwede nyo siyang ilagay.
Then save. Okay, then add pa tayo. Isa pang NAP. NAP 1002. Okay, so malolos. Bala po kayo kung anong address po ilagay. So sample lang naman po siya. Then 16 port. Ayan, so add lang natin. So kinagandaan dito guys, so mapapansin nyo meron active, non-active, then waiting. So every client na may pumapasok, so lalabas siya dito. Once na active, pwede natin siyang ilagay. So magsasample tayo, okay? So once na input nyo na lahat ng box, then move na tayo sa pag-registered nung client. So dito, mayroon tayong add. Add nyo lang. Okay, so ito, disregard muna natin yan, burahin ko lang yan. So unang gagawin, yung account ni client, Juan Dila, so sample lang, Juan Dila Cruz. Then yung account number ng client. So kung meron naman na kayong existing na account number, pwede nyo na siyang manumanuhin. Okay, so take note, so wala pong ano dito, all number lang po ilalagay ninyo. Okay, for now, wala pa naman kayong account, so gusto nyo yung system na yung gagawa, so click nyo lang to generate. Okay, so mismong si system na yung gagawa ng account number para sa iyo. Okay, so dito meron tayong registration date. For example, ngayon siya nag-registered. Okay, so yung email niya, so take note guys, so dapat ilagay nyo yung totoong email address. Okay, so kung gawa-gawa lang yan, so walang marireceive si client ng billing. Okay, then ito yung magiging password niya. So tsambay natin 123123. Then kung anong ID, so lagay natin, tsambay natin. So phone number, so dapat yung totoong number din yung ilalagay ninyo. Okay, so if tsambay nyo, for example, ganyan-ganyan lang, so magkaka-error po kayo pagdating dito sa integration ng SMS gateway. So magkakaroon po yan ng error. So dapat totoong number po yung isasalpak ninyo. Okay, then yung status, syempre i-active ko siya. So sa tingin ninyo okay na si client, so active natin. So tax, so pwede nyo lagyan ng tax, so pwede hindi. So ngayon hindi ko siya lalagyan ng tax. Then yung coverage area, so ito yung ginawa nating coverage doon, yung mga NAP. So sample, dito siya isasalpak sa NAP 1. Then yung package, ayan, so gawa rin kayo ng package. Okay, so dito yung address ni client. Then yung due date ni client. So ako, so kung ngayon siya nag-registered, so gusto ko gawin ko siyang pwede naman due dito. So ako kasi sinosobrahan ko lang siya mga 5 days. So gagawin ko siya ng 18. So every due niya is 18. Save. So okay. So meron na siyang bill. So dito pala guys, dito sa services, dito nilalagay yung mga internet plan. Okay? Okay, so ako, so lagay lang kayo kung ano yung internet plan niyo dito. So ito is category. Then pwede kayo mag-add dito ng package, yan tulad niyan. For example, add tayo na pang 15 Mbps. Mbps home basic plan. Okay, so yung price, sabi natin 1-2. Yung category, so sa word, so dito yan. Then pag nino nyo to, so hindi siya mag-a-appear dun sa registration form ni client. Okay, so yes ko, para gusto ko makita siya. So yun din, so description yan, sample lang naman ito, kung depende po yan sa inyo. Sample bundle TP link, so sample lang naman yan. So bala kayo kung ano yung gusto nyong gawin. So save ninyo. Okay? Okay, so kung kumpleto na, nagawa nyo na siya ng mga package. So pag nag-bill kayo ni client, balik muna tayo dito pala sa coverage. So kung mapapansin niyo, naka-active 1 'yan. Okay?
So, ibig sabihin, nasa nakonek itong client dito sa NAP1. Okay, so pag kinilik nyo yan, so makikita nyo na agad yung client dyan. So, lahat ng client na nakonek, makikita nyo na siya. So, hindi na kayo mahihirapan mag-trigger kung saan siya NAP box nakakonek. So, karamihan sa mga internet providers, so, nagkakaproblema kung saan nakatusok yung mga client. So, sa tulong ng ating billing system, so, malalaman nyo na agad kung saan siya NAP box. So, mabilis na siyang ma-trigger nyo. Okay? For example, ililipat na natin yan. So, gusto mo dito siya ilipat. So, punta lang kayo ng customer. Then, sa active. Yan, i-edit nyo lang yan. Tapos, dito sa coverage. So, kung gusto nyo lang ilipat siya na box. Yan, sign up to. Then, save. So, pag binalikan natin ulit yung coverage. So, nandito na siya. Sign up to. Okay, ayan. So, nawala na siya dito. Nag-zero na. So, nandito na siya sa NAP2. Yan. So, ganyan lang siya. Kaganda. So, naka-inventory talaga siya. So, next. So, kung gusto nyo naman na mag-bill. So, yes. So, dito. So, sa pag-billing natin. So, may dalawang klase tayo. So, dito sa unpaid. So, ito yung manual billing. Okay? So, dito mo siya i-bill. Okay? Ayan. Ngayon, if gusto nyo naman, so lahat ng client, gagawa nyo siya ng bill, pupunta kayo dito sa all. Okay, so kung dito, may dalawang klase, kung dito, add mo, so manual, itong kulay blue sa green, so lahat ng client yan, mag-generate siya ng bill. For example, nag-generate kayo ng April, so, lahat ng client na wala pang bill sa April, gagawa nyo ng bill. So, ganyan lang siya kalupit. So, kahit saan dyan dalawa, kung ano yung mas prepare ninyo. Okay? So, ngayon, punta naman natin yung account ng ating client. Kasi kinaganda nito guys. So, merong account din yung client natin. So, ngayon, i-connect ko yung aking cellphone. Okay? So, i-connect muna natin. Okay? So, ito yung ating sa cellphone natin. So, ngayon, ilalagin natin yung ating account. So, for the client side. So, dito, kung mapapansin nyo, dalawa. So, pwede for phone. So, pwede naman so for email. So, ngayon, ilalagin ko itong email na yan. So, yan sa Jonas. Then, yung ginawa kong password. Okay? Ayan, so, login natin. So, ito yung dashboard ni client. So, dito. So, si client pwede maglagay ng sarili niyang picture. So, dito, pwede niyang i-edit yung details niya. So, kung gusto niyang itama, ayan. So, upload ng kanyang picture. So, titignan natin. So, sample lang tayo, guys. Okay. So, sample ito. So, update natin. Ayan. So, take note, guys. Limit lang po yung ating image dito. So, mga di lalagpas siya ng mga 2 MB. Okay? So, ayan. So, balik tayo sa profile. So, ayan yung picture niya. Kung may mukha, pwede nyo ilagay. Then, dito, pwede rin si client mag-change ng email. Kung ayaw niya na, pwede. Then, yung change ng ID card, pwede. Okay? So, balik tayo dito. So, dito, sa service information, so, makikita na ni client yung kanyang info. So, account, yan. Yan din yung plan ng in-applyan niya. Okay? Then, balik tayo dito. Okay, so, dito, billing history. So, lahat ng bill ng history ni client, mabubill niya na. For now, so, wala pa naman siyang bill. So, blank lang yan. Okay, then, support ticket.
So sa support ticket, so in case na nagkaroon ng problema si client, so ito na yung uso ngayon, yung support ticket. So wala nang tawag-tawag sa inyo, so para iwas sakit ulo. So for example, nag-report si client, sumabagal net, report niya lang. Then may naka-ready na tayong topic. So example yung internet. Okay, so slow internet. So dito, may mga ano na tayo, yung mga solve. So if nagawa niya naman yan, so wala pa rin net, so continue nyo lang siya. Okay, ayan, continue. Then dito, pwede si client mag-report. Bagal net. Ayan. Okay, bagal net. Then yung picture, bawa yung modem, papicturean nyo. So wala akong sample dito. So ito na lang din. Okay, then report disturbance. Ayan. So yan, troubleshooting successfully generated. Please wait for the report. Will be processed it soon. So okay nyo lang. So kung mapapansin nyo, naka-pending yung ticket. Yan, pag in-open nyo yan, so complete details yan. So nagawa siya, create by Juan de la Cruz, yung customer. Okay, so yan. So pag dito, pag binalik natin yung dashboard, ayan, so mapapansin nyo, meron pending ticket. So pag kinilik nyo yan, so naka-pending. So i-detail natin. So mabibigyan niya yung kanyang report. Okay? So dito, kung okay naman si client, pwede niya nang i-finish. If naging okay na, simula nag-report siya, so pwede naman. Okay? So i-finish niya lang yan para yung support ticket is mag-close. Okay? For now, so example ito. So si admin, ititik ticket natin. So kung ano man ang message nyo, sabihin nyo lang. O sample lang ito, on the way na yung tech. O yan, ganyan lang. So depende sa inyo kung ano yung i-message nyo. So sa status nyan, so pag clean-loss nyo ito, ibig sabihin close case na po yan. So ibig sabihin okay na siya. So if wala pa, so process. So pag sinave, okay. So ayan, so on the way na yung tech. So ngayon, titingnan naman natin yung sa client. Okay? Ayan. So re-refresh lang natin to. Ayan. So napansin nyo, process na. So balik tayo dun sa dashboard. So nag-process ticket na siya. Okay? So balik tayo dun. So pag in-open to, okay, tingnan natin yung report. So ayan na yung feedback on the way na yung tech. Okay, so for example, okay na. So click natin to ulit. Sample, naging okay na siya. So ticket update. So sabihin mo okay na. So cable problem. So depende sa inyo. Then yung status niya, close. Then save. Okay. So pag binalikan natin ulit, refresh natin. Ayan, so close na siya. So pag inopen ulit 'yan, so tiningnan ulit ng client, ticket complete na siya. O ayan, so admin, so okay na, cable problem. So ganyan lang siya kaganda. Okay, so balik tayo. Doon dito, yung account, yung kanina 'yan. Then change password. So pwede mag-change password si client. Okay, so balik tayo sa home. So ngayon gagawa natin siya ng bill. So dahil March ngayon, so siyempre yung registered natin for the month. Gagawa natin siya ng, try muna natin siya gumawa ng bill lang for the March. Okay, so unpaid. Okay, so pwede rin dito sa all. So ngayon, titestingin natin. Add tayo. So, for example, gagawa ko ng March. Ito si Juan de la Cruz. To save. Okay. So, punta natin dito. So, ngayon, hantayin natin yung automatic text nung ating
client din yung sa email, i-check natin kung meron din siyang pumasok na bill. Okay, so now, okay natin siya. Ayan, so napansin nyo, nag-text na yung OSAPs. So, dito guys, so, pwede naman yung company ninyo yung ilalagay. Okay, so ito yung text. So, hello, Juan de la Cruz. We are glad to offer you the convenience of paying your OSAPs with internet. Ayan, so, yan din yung account number niya. Then yung price. It's due in 3/18/2022. So, nag-text na. So, kinaganda nito guys, hindi number magte-text, kundi yung mismong company ninyo. Okay? So, hindi siya magmumukhang scammer. So, pangit naman if number yung magte-text. Baka di maniwala yung client ninyo. Okay? So, mas pro yung dating kung company na mismo yung magte-text. So, ngayon, bisitahin natin yung email natin. Tingnan natin kung meron pang pumasok. So, Jonas Bryan. So, tingnan natin. Refresh natin siya. So, ayun. So, dito, kung mapapansin nyo dito, yan, yung OSAP, customer invoice. So, open natin yan. So, ito na yung bill. Okay, so, 318. Ayan yung bill niya. Ayan, so, dito, di siya pwede replyan. So, kasi auto-generate naman po yan. So, may note tayo dyan. Ayan, so, kinaganda niyan guys. So, pwede mag-login yung client. So, pag tinap niya ni client yan, ayan, so, lalagin siya dun sa kanyang account. So, napansin nyo yan? So, lumabas nyo yung kanyang bill. Okay? So, ngayon, pag tinap niya yan, so, ayan yung lalabas, account, so, unpaid, billing, ayan. Then, pag tinap niya tong invoice, so, makikita niya na yung kanyang resibo. Okay? So, okay, so wait lang. I-connect ko lang ulit sa... okay. Okay, so... balik tayo. So, ito na yung resibo ni client. Okay, so... pag-view niya yan. So, lahat ng details, so, nandyan na. So, yun. Na-view niya na yung kanyang resibo. Okay, so ganyan lang siya, kaganda. So, pag binak, ayan, so, ayan yung kanyang account. So, pasok natin ulit. Okay, so, for example, magbabayad si client, for example, nagbayad si client, so, dyan mismo sa, ano, so, pag tinap mo yung pay, ayan, so, may mga details na siya kung saan siya magbabayad. If bayad naman siya, then, dito sa payment confirmation, so, pwede si client mag-upload ng resibo. For example, nagbayad din siya ngayon, yung date. Ayan. Ilagay nyo yung date. Okay? Ayan. So, automatic siya. Then, yung payment method, kung saan siya nagbayad. Sabihin natin, internet banking. So, kaya digital wallet like GCash, so dyan siya. Siyempre yung resibo na proof na nagbayad siya. Okay, sample tayo ng resibo. So, ito na lang, kunwari ito. Upload natin. Then, yung message, already paid. Via GCash. Oh, sample lang kung ano yung gusto sabihin ni client. Then, i-send. Okay, so yan. So, payment confirmation has been sent. Please wait for the verification. So, okay. So, for now, so, pag ni-refresh natin yan, kung mapapansin nyo, dito mayroong nag-notification. Ayan si Juan de la Cruz. So, pag kinilik nyo yan, makakita nyo yung kanyang resibo. Okay, so if sa tingin nyo,
is pumasok nga yung payment sa inyong GCash. So, pwede na siyang verification. Okay, so message sent successful. Okay, so pag binalik mo yung dashboard, so titingnan natin yung income natin. So, pumasok na yung 500. Okay, so ngayon, kinaganda niyan guys. So, magte-text din yan. Ayan o, dun sa client. Nag-reply na siya. Ayan, yung OSAPs. Ayan, automatic send din yung payment niya. So, ayan, yung dilog, thank you for paying internet bill per year marks din amount of 5. So, nag-text din si automatic din mag-send siya. Once na, na-receive niya na yung bayad. Okay, siyempre, check din natin yung email natin. If talagang so, iba ko lang yan. Back. So, refresh natin. Ayan. Dito, kung napapansin nyo yan. Payment confirmation. Yan. Nag-send din siya ng email. Na na-receive na natin yung payment. So, yan ang kinagandang guys ng ating billing system. Okay. So, ganun lang guys. So, pag binalikan naman natin yung ano account. So, refresh lang natin. So, paid na siya. Okay? Is dito sa billing history. Yan. So, 500. So, pag tinap dyan ni client. Yan. So, yan yung mga details. Then, pag chinek niya yung invoice. Yan. So, antay natin siya. Yan. So, mabibiyo din yan ni client. Yung kanyang invoice. Ay, sorry. Naka-autoprint kasi ako. So, cancel. Ayan. So, ayan yung base. So, mapapansin nyo, paid off na siya. Ibig sabihin, bayad na. So, ganyan lang guys. So, back natin. So, yun yung kinaganda ng ating system. So, yan yung mga client side. Okay? So, ngayon, ipapakita ko sa inyo yung for the example. So, ito yung ating account. For example, si client, nakalimutan yung password talaga. So, pwede rin niya ito i-forgot. Yan. So, ilagay niya lang yung email. Then, reset password. Yan. So, please check email email to reset password. So, okay. Then, balik ulit tayo sa email natin. Okay. Back natin yan. And refresh. So, hantayin natin pumasok. Na-refresh lang natin. Ayan. So, napansin nyo, ayan, yung update password. Ayan. So, pwede nyo siya i-change password. Ayan. I-tap nyo lang kahit saan dyan. So, pag tinap nyo yan, so, pwede na kayong gumawa ng new password. Okay? So, ganyan lang siya kalupit, guys. Okay? So, yun. Reset na siya. Pasokin na natin. Try natin yung dating password. So, yung password wrong na siya. Then, yung new password na natin. Login. So, yun. So, ganyan lang siya kabilis, guys. Yung ating system. Okay? For now, so ipapakita ko naman sa inyo yung sa registration. Ayan, guys. So, ito yung registration form naman. Ayan. Yung data natin. So, dito pwede naman mag-registered yung client. So, bukod sa inyo, pwede kayo mag-add. Din si client, pwede rin gumawa ng registration. Okay? For now, gawa tayo. So, client... client 2. Then, ito. OSAPS V8. Then, yung number. 099. So, chambahin ko na lang siya. So, pero dapat tama yung kanyang details na pinapasok. So, chambahin ko na lang siya. So, ipapakita ko lang sa inyo. E, paano yung mag-registered. Ayan. So, pwede niya basahin yung terms and condition, yung privacy. Check natin yung box. Then, registered.
Okay, so already used na siya. So, gagamit na ako ng, so chambayin ko na lang din yung email. Pero guys, ha, so dapat tama po yung email na ipapasok po ninyo, no? So, para nakaka-reserve si client ng via email na resibo. Okay, so ito kasi sample lang naman, so okay lang, chambayin ko siya. Then, registered. Ayan, so tulad yan, may confirmation siya. So, dahil nga, kinamba ko lang yung email niya. So, hindi yan marireceive. Okay, so dito, so pag i-refresh ko yan, so mapapansin nyo dito, mayroong notification. Ayan, so dito, kung mapapansin nyo, may new incoming customer. So, pag tinilik nyo yan, so ito na yung client. Okay, so ganun din. So, kung kailan siya nag-registered, so lagay nyo. Then, yung details. So, sa tingin nyo, okay na yung client. Pwede nyo gawing non-active or waiting. So, pwede. So, sample tayo sa non-active. Tax, no? So, coverage. So, ilagay natin sa 2. Then, due date. So, gabi natin every 15. So, save. Ako, balik ulit tayo dito sa coverage. So, napapansin nyo na yun non-active. Ayan. So, pag kinilik nyo yan, so, dalawa nakatusok. Dalawa yung ano niya. So, yung isa non-active. So, kung gusto nyo i-activate, so, palitan nyo lang yung gawin nyo siyang active. Then, save. Okay. So, yun. So, pag pinasok natin yung coverage, ayan. So, dalawa na siya. Okay, so ganyan lang siya guys, ganda. So, balik tayo sa dashboard. So, pag tinignan natin yan dito, so dalawang active na siya. Okay, so dito, so kung gusto nyo madalian viewing, so bawa ito si Juan de la Cruz. So, dito mabibiyo nyo na yung kanyang lahat ng bills. So, balik natin kay client to. So, wala pang bill. So, ito yung mga input data niya. So, pwede naman siya dito, bill, then history. So, pwede kayo mag-ano dito. Then, i-filter nyo. So, mabiview din. So, mas mabilis lang siya dito kasi on, ano siya, bill. Okay? So, sa bill, sa debt, dito naman yung mga, imbawa, nakadalawang bill siya. So, magpapakita siya dito na ngayon of the month. Okay? So, dito siya magpapakita. So, bill this month. So, ngayon naman, automatic mag-generate to. So, papakita rin siya dyan. Then, lahat ng due, dito rin siya malalabas. So, meron na rin po. Meron siya. Then, balik tayo sa customer. So, dito, kung mapapansin yung pre, so, pwede kayo mag-add dito ng customer. Pero, ito ay hindi, pag ginawa nyo siya ng pre, so, pag gumawa kayo ng bill, so, hindi po siya kasama. So, pre siya. Okay, so, kinaganda lang ito. At least, meron lang kayong list na may mga pabring kamag-anak kung may ganyan or may promo kayong pre, so ilalagay niyo siya sa pre. Okay, so example ito si client 2, i-edit natin, gagawin natin pre, so save. So pag pinunta natin yung pre, so nandito na siya. So pag ginawan niyo siya ng bill, hindi siya doon kasama. Okay, so pag nag-bill tayo, so, kung mapapansin nyo, wala siya dito. So, hindi na siya kasali sa billing. Okay? So, ganyan lang siya guys. So, kung balik tayo sa all. So, sa atin, mayroon tayong apat na print. So, A4, thermal, so dot metric. So, papakita ko sa inyo yan. So, ito yung A4 natin. Yung itsura. Back. Then, yung pang thermal natin. So, ayan yung pang thermal printer. Then, yung pang dot matrix. So, ayan yung itsura ng dot matrix natin. Back. So, for the small printer. Small ito. So, kalahati lang siya ng ano, number paper na A4. Ayan. So, meron tayong tatlong print. Okay? So, yun. So, for now, so, yan ang ating system. Yung kinaganda nito, guys,
Pwede kayo mag bill check. So, i-connect ulit yung ating cellphone. I-connect natin siya. Okay, so ayan. So dito pwede kayo mag bill check ng client. Okay? So example, try tayo ng ano. So ito yung ating check tayo ng Juan de la Cruz. Ayan, so sug natin yung kanya. So ito yung account number. So ita-type natin 22031 3145218. So for the March, so ito yung date, check natin. So billing has been paid. Ayan, so ibig sabihin bayad na. So pwede nyong laruin. So billing date, ayan. So dito ma-view nyo din yung mga bills sa mga mabilisan. Okay, so ganyan lang siya, guys. So dito pwede pa kayo mag-add ng mga product. Okay, so kung meron kayong gustong i-market, so pwede nyo siyang i-market. So susubok tayo ng isang item, for example ito. So yan, save. Okay, so yun yung router natin. Kung babalikan natin yung, kung dito wala pa siyang item, yun, i-refresh natin yan. Okay, so mapapansin nyo, ayan na yung product. So add lang kayo ng add. So ganyan lang siya. So sa slide, ganun din. If meron kayong gustong slide, save. Yan, ano natin. Okay, so to guys, tulad ng sinabi ko is di lalagpas sa 2 MB. So upload pa tayo ng mas mababang file. So hanap tayo ng mababang file. So hanap tayo ng example ito. So baka ito mababa lang yung file niya. Save. Ayun. So ngayon, balik tayo doon sa refresh natin ulit. So ayan yung ads niya. So depende, so may size din po kasi yan. So papansin nyo, pwede. Then pag binurulit natin yan, delete, balik tayo sa refresh natin. Yan, so wala na. So kung gusto mo tanggalin yan sa so product, delete. So delete natin siya. Yes. Okay, so balik tayo dito, refresh natin. Ayan, so wala. So ganyan lang siya kaganda, guys. So ito si under development pa ang ating billing system, pero kung may mga gusto kayong makita, pwede kayong mag-visit sa aming website. So i-type nyo lang, guys. So www.osapsph.com. osapsph.com. So ayan po yung ating website. So if may gusto kayong malaman sa price, so punta lang kayo dito sa price. Then yung price and details natin, so meron po tayo dyan. Ayan, ayan yung mga pricing natin. Then comparison price. Ayan, so pili lang kayo kung ano yung swak sa inyo sa budget. Pwede po kayong mag-ano dyan, pili. Okay, so dito, ayan, so tingnan nyo na lang. Then PM nyo na lang po ako, guys. So, thank you. Sana nagustuhan nyo ang ating system. Hello, guys. So, nandito tayo sa ating part 2 ng ating tutorial for the billing system. So now ang ating ituturo dito is ito yung for the income. So magta-try tayong pumasok ng income. So tulad ng dati, so gawa kayo ng category kung ano yung mga source of income niyo. So add lang po kayo diyan. Okay, so titingnan natin. Okay, so for example, mag-add tayo ng
income, for example, 2,000. Then nag-service ako now. Then services for the repair laptop. Okay, so save. And so kung babalikan natin yung dashboard, so dito sa income, so naging 2.5 na yung ating income. So add lang kayo ng add diyan. Ayan. So sample add pa tayo. 5,000. Okay, so sabi natin installation fee, so 1.5. So try naman natin dito sa installation. So client for one Dila Cruz installation P. So save nyo lang yan. Then pag binalikan natin ulit yung dashboard, yan, so 4,000 na siya. Okay, for now, so tingnan natin naman sa expenses. Sabihin na natin sa expenditure, so add tayo na expenses. Sabihin natin nagbayad tayo ng tubig, yan. Sabi natin dito naman tayo sa date. So, water bill. So, yun. So, mga details ng water bills, pwede nyo ilagay dito. Kung ano yung mga info. Okay. So, bahala na kayo kung ano po yung ilalagay nyo information dyan. So, save. Okay. So, pag binalikan natin yung ating dashboard. So, ito. Naka-stick lang yan ng 4,000. Kung mapapansin nyo dito, yung pinaka-total balance ninyong hinawakan is 3.5 na lang. So, ito naman yung total income. So, dito naman yung hindi pa nalilest yung expenses. So, ito yung list na. So, ngayon, pag tinilan natin dito, so, meron tayong expenses na 500. So, automatic na i-list na po siya. Okay? So, ganun lang. So, dito, pwede naman kayo mag-filter. So, lahat ng date, so pwede nyo i-print, so ma-view nyo yung mga report nyo, so pwede kayong gumawa ng report. Okay, so ganyan lang siya guys. So sa bill, ayan, so may report siya. Ayan, pwede nyo bawa si admin, magkano expenses ni admin, so ganyan, so print natin. Ayan, so lalabas yung kanyang report for the income. Yan, yung mga reporting natin. So, sa help desk, so, pwede kayong mag-add dito. So, the support ticket. And so, pwede rin kayong gumawa ng report. Baba, magpapasupport. So, pwede nyo yung gawan. Okay? So, ayan. Then, solution category. So dito yung dito naman gumagawa ng mga other solution. So pwede kayo mag-add. So add lang kayo diyan. So ito yung mga nagawa kong sample. So ito yung mga literal naman na problema ng ating mga system. So ayan po siya. So dito naman po 'yon. Okay, so balik tayo sa bill. So dito parang bill tayo for the March. Okay, so i-bill natin siya. Or may sample lang tayo. Save natin siya. So dito guys, so pwede naman kayo dito pag nilik nyo. So lalabas yung payment. Ayan, pwede naman dyan. Or pwede kayo dito. Ayan, so kita nyo yan, may pending. So pag kinik nyo yan, detail. So for example, nagbayad sa inyo mismo. So pay, kung kailan siya nagbayad. Then, yung amount nyan. Cash, nag-deposit sa inyong opisina. Then for the monthly bill. So sino yung nag-receive ng pera? Okay, for example, si admin. So admin na lang yan, so save. Okay, so pag-print yan. Yan. So, kung mapapansin nyo, so meron yan dito ang receive by. Okay? Receive yan.
So, ayan, naka-reported siya. Ayan siya. Okay, so pag binalikan natin yan, 4-5 na. Ayan, so 4,000 yung kanyang magiging report. Okay, so ganyan lang siya kadali ang ating system. Okay, so sa ano naman, kung gusto nyo naman magkaroon ng discount yung client, so pwede naman, so punta kayo dito, so all. So for example, ito si Juan de la Cruz. So package nyo yan, then edit nyo, for example. So, bawa ito, nag change plan. So, gawin nyo, delete nyo yan. Then, add kayo ng services. For example, for galing siya dito, nagawa ng 15, so i-add nyo. So, ito na yung bago niyang plan. So, for example, nagbigay naman kayo ng discount. So, edit nyo. So, for example, nagkaroon ka ng promo. Sabi natin 200. So, ayan. So, remarks. So, promo less. Again, bahala kayo. 200 to your bill. So, bahala po kayo kung ano yung inonote nyo. So, save. So, ngayon, ang lalabas sa bill nyan is, so, 1,000. Ganyan lang. Okay? So, ito, papasok ito sa another month pa nag-create kayo ng bill. Okay? So, ganyan lang siya, guys. So, pag dito, pag tinanong natin yan, ito kasi, for example, so yan, 500, 500. So, try tayo gumawa na for the April na bill. So, unpaid. April. So, Juan de la Cruz. So, save. Yan, so, makikita nyo yan. 1,000 na lang. So, pag tinanong natin yung resibo, ayan, so yung nilagay natin na notes, so promo less 200 to your bill. Okay, so ganyan lang siya, guys. Balik tayo sa dashboard. Juan de la Cruz. Ayan, so 1,000 na yung new ano niya. So ganyan lang, guys, yung ating system. Okay, so now, so dito sa mga rule, so pwede nyong baguhin yung rule ng power technician ninyo, then power operator. So bawa, yung operator nyo ayaw nyo gamitan ng ano, so uncheck nyo lang ito. Okay, so sa rule menu for the operator, ayan yung mga ayaw nyo ipa-access sa kanya, so pwede nyo yan i-uncheck for the operator. So ganun lang siya, guys, kadali. Napaka friendly user po siya. Okay, so yan for now. So ito yung ating yung part 2. So yung part 3 natin, abangan nyo po. Okay, thank you. So yun lang, guys. So more updates pa parating, so wait nyo lang. Thank you.